napakalaki po ng budget ng Department of Health, tulungan po yung mga kababayan nating mahirap, mga helpless, hopeless. At wag po nating hayaan na maghihingalo po sila, wala silang matakbuhan, and finally, malagutan ng hininga dahil wala na po silang mahinga ng tulong. Andiyan dyan po ang pera ng gobyerno, itulong po natin sa kanila. At salamat, Secretary Ted, sa inyong commitment na wala pong pasyenteng matatanggihan sa mga DOH hospitals. Saksi po ako sa kalagayan ng ating mga kababayan sa pag-iikot ko sa mga hospital. Nakakapanlumo kung makita na yung mga ibang pasyente po nasa koridor, isang kama, dalawang pasyente. Dahil walang available na kama. Kaya po, yung pag-usapan natin dito, upgrading of hospitals, some hospitals have already exceeded their bed occupancy rate, with some reaching as high as 400%. Kawawa po ang kalagayan nila. Bukod sa problema kung paano mapabilis ang kanilang pagaling, nagiging issue rin po dito yung hawaan ng sakit, pati na rin po ang kalusugan at seguridad ng ating mga healthcare workers. The local hospitals in our agenda today for the establishment or upgrade of public hospitals could help in our endeavor to strengthen our health infrastructure. Importante po na maging operational ang mga health facilities at masiguro na kayang pondohan ang mga ito. Baka approve po tayo ng approve ng mga batas pero wala naman pong budget. Kaya po, napaka-importante ng finance dito at ng ating DBM. We don't want white elephants. We need operational health facilities para sa ating mga kababayan, para sa mga mahirap nating kababayan. With that being said, funding for the upgrade and establishment of these hospitals for discussion should be ensured so that this would not just be unfunded loss. To clarify, suportado ko po ang mga ito as long as makakabuti sa ating mga kababayan. Naniniwala naman po ako na bawat pasilidad na itatayo o upgrade ay marami po makikinabang. Ngunit kailangan nating siguraduhin na kaya nating ma-implement po ito. I also take note of the concerns of our Senate President Mig Subiri that despite the popularity of our tourist destinations and their contribution to the growth of our economy, most of these areas still lack the necessary medical facilities and personnel to ensure the health and safety not only of domestic and foreign tourists but also of its local inhabitants.